ang mabuting balita ng Panginoon mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka. Ngunit sinunggaban ang mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba, at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, pero ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Sinabi nila sa kanya, pupuksain niya ang mga iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasakang kaparte sa anihan. At sumagot si Jesus, hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panulukang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Ang dating tinanggihan ngayoy nilalapitan. Madaling makita ang nais bigyang diin ni Jesus sa parabolang ito. Ang ubasan ay simbolo ng Israel, ang bayang pinili ng Diyos. Sa templo ng Jerusalem, nakadibuho ang larawan ng isang ubasan. Pinagtibay ng Diyos ang tipan sa Israel at nangako siyang iingatan niya ang Israel bilang kanyang bayang pinili. Lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Diyos para sa Israel ay inilarawan sa parabola. Nilinang ng may-ari ng ubasan ang malawak na lupa at binungkal iyon. Nang handa na ang lupa, kinuha niya ang isang usbong ng halamang ubas at itinanim sa lupa. Pinalibutan niya ang ubasan ng matibay na bakod. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng toreng bantayan. Sa panahon ni Jesus, mayroong mga may-ari ng ubasan na malupit at marahas sa mga magsasaka. Pinapabayaan nila ang kanilang mga kasama at itinuturing silang mga ari-arian. Mayroon ding mga may-ari ng lupa na hindi nagbabahagi ng ani sa kanilang mga kasama sa bukid. Ang may-ari ng ubasan sa parabolang ito ay sadyang kabaliktaran ng isang may-ari ng lupa na hindi makatarungan at hindi pantay. Lahat ng kailangan ng Israel ay binigay ng Diyos. Ang masaklap ay hinangad ng mga Hudyo ang lahat ng mga bunga ng ubasan habang tinanggihan nila ang may-ari ng ubasan. Sa parabola ni Jesus, ang mga magsasaka ang hindi nagpahalaga sa tiwalang ibinigay sa kanila ng may-ari ng lupa nang iwanan sa kanilang pangangalaga ang ubasan. Ibinigay sa kanila ang lahat ng karapatan sa pamamalakad ng ubasan. Ang tanging inasahan ng may-ari ay ang bahagi niya sa ani mula sa lupa. Laking gulat at pagkadismaya ng may-ari ng lupa nang itaboy ng mga magsasaka ang mga aliping ipinadala niya para kumubra ng bahagi ng ani. Binugbog ng mga magsasaka ang isang alipin. Ang isa ay pinatay at binato naman ang isa pa. Muling nagpadala ng ibang grupo ng mga alipin ang may-ari na pinagmalupitan din ng mga magsasaka. Sa bandang huli, ipinadala ng may-ari ang kanyang anak sa pag-asang igagalang ito
ng mga magsasaka. Ang anak ay kumakatawan kay Hesukristo na, tulad ng anak sa parabola, ay itinapon sa labas ng ubasan at pinaslang. Si Jesus ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo, ngunit sa dakong huli ay naging panulukan. Si Jesus na nakalungay-ngay sa krus ay naging kasuklam-suklam na anyo para sa mga Hudyo at itinuring ng isang karaniwang kriminal. Sa ikatlong araw, nabuhay siya mula sa kamatayan at nakamit niya ang buhay na walang hanggan. Ang bagong kaloob na buhay ay magpasawalang hanggan at ito'y sadyang ibang uri ng buhay na pagsasaluhan natin kasama ang Panginoon at lahat ng kanyang mga tagasunod.